Okay, manalangin po tayo. Dakilang amang Diyos na nagsugo ng kanyang tanging anak sa sanlibutan upang gabayan kami patungo sa langit. At ipinasan po ninyo kay Jesus ang kasalanan ng sanlibutan, ipinasan kay Jesucristo na siyang nagpatawad sa lahat naming kasalanan sa pumamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo doon sa krus. Maraming salamat po sa biyaya at pag-ibig na nagligtas sa amin. Maraming salamat po sa pagsama sa amin hanggang sa araw na makarating kami sa langit at sa pagbibigay at paggabay sa amin at pagbibigay ng pagkakataon na gawin ang mga gawain ng Panginoon sa Iglesia na siyang katawan ng Panginoon. Sa pagkakataong ito ay nagpapatuloy po ang Summer Retreat sa Gongju Retreat Center. Maraming salamat po sa pag-iingat sa amin sa mahihirap na sitwasyon na dulot ng corona pandemic. At salamat din po sa pagtulong at paggabay sa Summer Retreat. Pakiusap, samahan po ninyo kami hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon upang hindi kami magkulang sa paggawa ng aming misyon na ipinagkatiwala ng Panginoon sa amin. Sa araw pong ito, buksan ninyo ng malawak ang aming puso sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at pakiusap, patnubayan po ninyo kami sa pamamagitan ng naangkop na salita ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na sa amin ay nagmamahal at palaging kasama namin. Amen. Buksan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8 verse 3 at 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Roma chapter 8 verse 3 at 4. Sapagkat ang hindi nagawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan, ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman, upang ang makatuwirang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ngayong araw ay pag-isipan po natin ang tungkol sa salitang ito, lalo na ang binabanggit sa talatang ito, itinatakda ng kautusan. Ngayon po ay pinapangunahan ng ating pastor ang ikapitong batch ng Summer Retreat sa Gongju Retreat Center. At hanggang ngayon, ang bilang ng mga tao na nabautismuhan ay humigit kumulang sa 6,000 tao. Tayo po ay namamangha na makita ang maraming kaluluwa na nagbabalik sa Panginoon, na nagpabautismo upang mabuhay para sa Panginoon. Hindi po tayo yung mga naghahanap ng kasiyahan at kasikatan at kayamanan sa mundong ito, kundi tayo yung mga lumalakad na magkakasama papuntang langit. Makakarating tayo sa langit sa maluwalhating kaharian ng Diyos at tatanggapin natin ang kaluwalhatian na ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At pagpapalain tayo sa walang hanggang mundo na kasama ang Diyos. Sa tingin ko po ay paunti-unti tayong lumalakad sa daang ito. At habang lumalakad tayo sa daang ito, minsan ay napapagod tayo sa ating physical na buhay. Minsan ay nabibigo at pinanghihinaan ng loob. Subalit nalalaman ng Diyos, nalalaman ng dakilang Diyos ang lahat ng sitwasyon natin. At pinapatnubayan niya tayo sa daan ng katuwiran at sa daan ng kapayapaan. Pinapatnubayan niya tayo sa pumamagitan ng salita ng Diyos at ng fellowship. Palagi niya tayong pinapatnubayan at siya ay palaging kasama natin.
at magkakaroon po ng maraming bagong ligtas na kaluluwa. Maari nga ngayon palang nalaman ng ilan ang Biblia. O maaaring ang ilan ay matagal nang dumadalo sa church. Subalit, hindi pa rin nila nalutas ang pagkauhaw ng Espiritu. Subalit, ngayon, maaaring mayroon na silang katiyakan na makapasok sa langit. Ito'y sa pamamagitan ng pagkaunawa sa nakakamanghang biyaya at pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. So dahil sa biyayang ito, ay meron na sila ngayong tunay na walang hanggang kapayapaan sa kanilang puso. Kaya ngayon ay pag-isipan po natin ang tungkol sa mga salita na ating binasa. Pag-isipan po natin ang mga salitang binasa natin, lalo na ang itinatakda ng kautosan. Ang kautosan. Maraming salita ang tungkol sa kautosan sa parehong luma at bagong tipan. Sa Biblia, ano ba ang kautosan? Minsan, ang kautosan ito ay tumutukoy sa Pentateuch o yung unang limang aklat sa Biblia na isinulat ni Moises. Binanggit ni Jesus ang lumang tipan sa Lucas chapter 24, di po ba? Binanggit niya doon ang tungkol sa lumang tipan. Sa kautosan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit, sabi niya, Lucas 24:44, tumutukoy ito sa buong lumang tipan. Dito, hiwalay na binanggit ang kautosan ni Moises. Ang kautosan ni Moises, ang tinutukoy nito ay yung Pentateuch. Tulad ng alam natin, ang Pentateuch, yan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers at Deuteronomy. Ito ay ang mga kautosan. Pwede natin itong tawagin sa ganitong paraan. Ang buong lumang tipan ay tinatawag din na kasulatan o kautosan. Sinabi ni Jesus sa John chapter 5 verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Ang kasulatan ay ang kautosan. Iyon na nagpapatotoo sa akin. Ang kasulatang binabanggit dito ay tumutukoy sa buong lumang tipan. Tumutukoy sa buong lumang tipan. Hindi lamang ang lumang tipan, kundi ang buong Biblia din ay tinatawag na kautosan. Sa Awit 1, ang kautosan ay tumutukoy sa buong Biblia sa Awit 1. Awit 1 verse 1 at 2, mabalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga mananuya, kundi nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Dito, ang kautosan ay tumutukoy sa buong Biblia. Sa salita ng Diyos, pwede nating sabihin na ang buong Biblia ay ang kautosan. Nasa kautosan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautosan. Kaya ang kautosan dito sa Awit 1 verse 1 at 2 ay tumutukoy sa buong Biblia sa salita ng Diyos. Pwede nating sabihin na ang buong Biblia ay kautosan. Kaya alamin po natin na ang kautosan ay maraming kasing kahulugan. Marami itong kahulugan. Ang kautosan ay tumutukoy din sa puso o sa loobin o pag-iisip ng Diyos. Sa ibang salita, inilagay ng Diyos ang kanyang pag-iisip sa mga tao. Mayroon akong kaparehong pag-iisip. Kaya inilagay ng Diyos ang kautosan o puso ng Diyos sa ating budhi, sa ating konsensya. Inilagay ng Diyos ang kautosan, yung pag-iisip ng Diyos sa ating budhi. Kaya kung magagawa ng tao na makapamuhay ayon sa kanyang budhi, siya ay may tuturing na matuwid at banal at kasing buti ng Diyos, ng karapat dapat na mapunta sa langit. Kaya inilagay ng Diyos yung kanyang, yung kautosan niya sa ating puso, yung kanyang pag-iisip. Kaya noong magsimula ang mundo,
Tinatawag ito nga panahon ng budhi o panahon ng konsensya. Pinahintulutan ng Diyos ang tao na mabuhay ayon sa kanilang konsensya. Subalit, isinantabi nila ang konsensya at ito ay nadungisan, di ba? Dinungisan nila ang budhi na ibinigay sa kanila ng Diyos. Gumawa sila ng kasalanan ng higit at higit pa. Kaya nga sa Genesis chapter 6, napakasama na ng tao sa lupa na hindi sila karapat dapat pumunta sa langit. Ang mga inapo ni Cain ay hindi naligtas. Ang lahat ng kanilang hinahanap ay mga makasanlibutang bagay. At iniisip nila na ang kamatayan ay katapusan. Minsan ay sinasabi natin na yung mga taong bumabaliwala sa buhay na walang hanggan, bumabaliwala sa langit, at nabubuhay na walang konsensya, minsan na sinasabi natin na sila ay tulad sa mga anak ni Cain. At yung mga inapo ni Seth ay tumanggap ng pangako ng Diyos. Kaya't sila ay mga anak ng pangako. Subalit, sila rin, kahit na sila, ay naging marumi sa makasalanang sanlibutan. Sila na mga anak ng Diyos ay nakipag-isa sa mga anak ni Cain na mga makasalanan. Iniwan din nila ang kalooban at kaisipan ng Diyos. Kaya noong tumingin ng Diyos sa lupa upang maghanap ng matuwid na tao, wala siyang natagpuan maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Kaya inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng isang dao. Gumawa ng isang arka. Nang panahong iyon, ang lahat ng mga tao, ang mga inapo ni Cain at ni Seth, ay nilipod sa pamamagitan ng isang malaking baha. Hindi nila kinilala ang kalooban at pag-iisip at puso ng Diyos. Binaliwala nila ito. Inilagay ng Diyos ang pag-iisip ng Diyos sa ating budhi o konsensya. Ito yung kautosan ng Diyos, sabi sa Biblia. Kaya, tingnan po natin sa Biblia, sa aklat ng Roma. Roma chapter 2. Roma chapter 2. Binuksan na po natin ito. Kaya madali nang hanapin. Tingnan natin sa Roma chapter 2 verse 14 at 15. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautosan ay gumagawa ng mga bagay ng kautosan, ang mga ito, bagaman walang kautosan, ay siyang kautosan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautosan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Dito sa verse 14, sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautosan ay gumagawa ng mga bagay ng kautosan, ang mga ito, bagaman walang kautosan, ay siyang kautosan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautosan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin ang kanilang budhi. Ang kautosan ay isinulat sa kanilang puso. Inilagay ng Diyos ang kalooban ng Diyos, ang pag-iisip ng Diyos sa ating puso, sa ating budhi. Hinayaan ng Diyos ang mga tao na mamuhay ayon sa budhi. Subalit hindi nila kayang mamuhay ayon sa konsensya. Sa madaling salita, hindi nila kayang mamuhay ayon sa kalooban at pag-iisip ng Diyos. Kaya nagbigay ang Diyos ng batas sa mga tao. Ito yung kautosan na kailangang tuparin. Ang kautosan ay hindi ibinigay sa lahat ng mga tao sa mundo. Pumili ang Diyos ng isang bansa, yung Israel, bilang isang halimbawa. Ibinigay ng Diyos ang kautosan sa kanila na sinabi, kung matutupad mo ang kautosan, makakapunta ka sa langit. Pwede mo bang subukan? Oo, tutuparin namin ito. Sumagot sila sa Diyos sa isang malakas na tinig. Susunod kami sa kautosan at pagpapalain. Mamumuhay kaming karapat-dapat sa kalooban ng Diyos. Sumagot sila ng malakas. Gayunpaman, ang pamantayan na gusto ng Diyos na maabot nila ay sobrang napakataas. Sobrang napakataas. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko.
Akala nila ay natutupad nila ang kautosan ng lubusan. Hindi nila alam kung ano ba ang ninanais ng Diyos. Kung gusto ng anak na parangalan ng kanyang magulang, dapat muna niyang malaman ng tama kung ano ba talaga ang gusto ng kanyang magulang. Kung iniisip niya na, magugustuhan ito ni mama at papa, gayong hindi niya alam na iba pala ang gusto nila, magkakamali lang siya. Magkakamali lang siya. Ito ang gusto ni mama at papa. Pero kabaliktaran pala ang gusto nila. Hindi pala yun yung gusto nila. Kasi hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang mga magulang. Kaya kung gusto niyang parangalan ng kanyang magulang, dapat malaman niya ng tama kung ano ba yung gusto ng mga magulang niya. Sa pamamagitan ng kautusan ay ipinakita ng Diyos ang kanyang kalooban sa mga Israelita. Sa pamamagitan ng kautusan, ipinakita ng Diyos yung kanyang kalooban na ito ang aking pag-iisip. Sumunod, pagpapala, sumuway, sumpa, bagaman ako'y Diyos ng pag-ibig, Diyos din ako ng mustisya na humahatol sa bawat kasalanan. Anong gagawin mo? Oo, susunod kami sa salita ng Diyos upang pagpalain. Tatanggapin namin ang lahat ng bagay na ibibigay sa amin ng Diyos. Sila ay sumang-ayon sa Diyos. Ito po yung sinabi ng mga Israelita. Tingnan po natin sa Roma, Kapitulo 2, verse 12. Roma, Kapitulo 2, versikulo 12. Sapagkat ang lahat na nagkasala ng walang kautosan ay mapapahamak din ng walang kautosan. Ang mga nagkasala na walang kautosan ay ang mga hintil. Sila ay mapapahamak ng walang kautosan sapagkat ibinigay ng Diyos sa kanila ang kautosan sa kanilang budhi. Kung hindi sila mabubuhay ayon sa budhi, sila ay mapapahamak ng walang kautosan. At ang lahat na nagkasala sa ilalim ng kautosan ay sa kautosan hahatulan. Oo, kaya nga dapat ding maligtas ang ating budhi upang makasunod tayo sa Diyos na may mabuting budhi. Sa Biblia, may mga salitang tumutukoy sa budhi, tulad ng malinis na budhi, mabuting budhi. Ang malinis o mabuting budhi ay ang budhi ng mga taong naligtas. Ang mga hindi ligtas ay sumusunod sa daan ng sanlibutan. Ang mga hindi ligtas, sumusunod sila sa daan ng sanlibutan. Ito ang kanilang kaisipan. Nariyan ang marumi, madungis at tinanggihang budhi. Binanggit sa Biblia ang tungkol sa mahinang budhi at nadungisang budhi. Kaya kinakailangan na maligtas ang budhi. Sinabi ni Apostol Pedro na tayo ay naligtas. Ibig sabihin ay binautismuhan tayo sa Espiritu, na tayo ay naging isa kay Jesus na namatay at muling nabuhay mula sa mga patay, tungo sa panibagong buhay. Ano ba ang panibagong buhay? Ito ay ang pagkakaroon ng mabuting budhi sa Diyos. Kaya't makakalapit tayo sa Diyos sa isang mabuting budhi. Ang kautosan ay tumutukoy sa Pentateuch na isinulat ni Moises. Tumutukoy din ito sa Lumang Tipan o sa buong Biblia, kasama na ang Luma at Bagong Tipan. Minsan, tumutukoy din ang kautosan sa budhi o pag-iisip ng Diyos na nakasulat sa puso ng tao. Subalit, ang kautosan na ibinigay sa Lumang Tipan ay ibinigay sa mga Israelita lamang. Hinayaan sila ng Diyos na subukan nilang tuparin ito bilang halimbawa. Kaya nga sa Biblia, sinasabing mayroong nagkasala ng walang kautosan at nagkasala sa ilalim ng kautosan. Ang nagkasala sa ilalim ng kautosan, nagkasala sa ilalim ng kautosan, ito ay tumutukoy sa mga Hudyo. Samantalang ang nagkasala ng walang kautosan, ay tumutukoy sa mga Hintil. Ang mga Hudyo ang natatanging bayan na binigyan ng Diyos ng kautosan. At isa pa, kautosan ba ang unang ibinigay ng Diyos? Hindi eh. Hindi po. Ibinilang ng Diyos si Abraham bilang matuwid at ito ay sa biyaya ng Diyos.
Ito ay dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay naging matuwid. Kaya't si Abraham ay naging ama ng pananampalataya. Sinasabi na itinuturing ng Diyos na matuwid ang mga sumasampalataya gaya ni Abraham. Sa Galatia 3:17, ang kautosan na dumating at pagkaraan ng 430 taon ay hindi napapawalang bisa sa tipan na dati ng pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Tinanggap ni Moises ang kautosan 430 taon pagkatapos ng pangako kay Abraham. Ang pangako ay unang ibinigay bago ang kautosan. Ang tipan ay pinagtibay noon sa biyaya ng Diyos kay Abraham. Hindi pwedeng ipawalang bisa ng kautosan ang pangako kay Abraham. Kaya ang tunay na layunin ng Diyos ay hindi upang igapos ang mga Israelita sa ilalim ng kautosan. Ang iniisip ng Diyos ay ganito. Hindi nyo kayang abutin ang napakataas na pamantayan ng Diyos. Hindi ninyo kaya. Kaya nga dapat kayong magtiwala lamang sa biyaya ng Diyos. Inasam natin ang biyaya ng Diyos. Tinanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. At nabubuhay tayo ngayon sa kanyang pag-ibig at biyaya. Subalit ang kautosan ay literal. Huwag kang papatay. Oh, nasusunod ko ito. Kaya bilib ako sa sarili ko. Ngunit sa aking puso, kung nagkakasala na ako, hindi ganyan ang gusto ng Diyos. Ayon sa Gawa, chapter 15, verse 10, maging mula sa mga Hudyo na naligtas, ang ilan ay nagsabi, kung ikaw ay naligtas na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na na kay Kristo Jesus, kailangan mo pa rin sundin ang kautosan. At yung mga Hudyong hindi ligtas nagsasabi, naniniwala ka ba sa Diyos? Ikaw ba isang hintil? Kung gusto mong maniwala sa Diyos, kailangan mong sumunod sa kautosan. Ganyan yung sinasabi nila. Kaya dahil dito ay nagkaroon ng maraming talakayan na kailangan daw sundin yung kautosan kahit naligtas na. Subalit sinabi ng mga apostol sa Gawa 15 verse 10, kaya ngayon, bakit ninyo sinusubok ang Diyos sa pamamagitan ng pagdalagay ng pamatok sa batok ng mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo ay hindi kayang dalhin? Sa mga naligtas na anak ng Diyos, bakit ninyo gusto ilagay ang pamatok ng kautosan sa iglesia? Kaya nga, ang buhay pananampalataya ay hindi po dapat na isagawa sa pamamagitan ng kautosan, kundi sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sasabihin ko po ito sa inyo ng paisa-isa, ang pamantayan ng pagtupad sa kautosan ay kasing taas ng Diyos. Kung hindi mo matutupad ang kautosan, ikaw ay susumpain. Ang matuwid na paghatol ng Diyos ay isa sa atin. Kaya nga sa Galatia chapter 3 verse 10, sapagkat ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautosan ay nasa ilalim ng sumpa. Nasaan daw po sila? Nasa ilalim ng sumpa. Ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautosan. Sino mang umaasa sa mga gawa ng kautosan, susundin ko ang kautosan sa pamamagitan ng aking sariling pagsisikap at aking katuwiran, at ako ay pupunta sa langit. Ako ay magiging kapantay ng Diyos. Ang mga nagsasabi ng ganyan ay tiyak na mahuhulog sa sumpa. Bakit po? Tulad na nakasulat sa lumang tipan, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nakasulat sa aklat ng kautosan. Kahit sa bagong tipan, nagnanais na maging ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan. Santiago 2:10, sino mang tumutupad ng buong kautosan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Para maging magnanakaw ang isang tao, hindi niya kailangan magnakaw ng daan-daan o libu-libong beses. Siya ay magnanakaw dahil sa isang beses na pagnanakaw. Kahit na isang kasalanan ng anagawa mo, ikaw ay isang makasalanan na pupunta sa impyerno. Ito po ang sinasabi sa Santiago chapter 2 verse 10. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautosan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ang sumpa ng kautosan, ito po ay nakakatakot. Nakakatakot ang sumpa ng kautosan. Tingnan po natin sa Deuteronomy chapter 27 sa Biblia. Deuteronomy chapter 27.
Deuteronomio chapter 27 verse 26. Basahin po natin ang verse na ito ng sabay-sabay sa Deuteronomio chapter 27 verse 26. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin, at ang buong bayan ay magsasabi, Amen. Sumpain ang hindi sumasang-ayon sa mga salita ng kautosang ito upang gawin. Sumpain. Ano ba ang sumpa ng kautosan? Ang talata na nagtuturo sa atin ng malinaw ay Roma chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang sumpa ng kautosan. Ngayon, sino mang hindi sumusunod sa lahat ng salita ng kautosan ay isinumpa, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na ito ay tungkol sa ikalawang kamatayan, lawa ng apoy. Ito ay nakakatakot. Kagaya ng binasa natin kanina sa Roma chapter 8 verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautosan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanan naman. Hindi po natin kaya, subalit nagawa ito ng Diyos. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan at hinatulan ng lahat ng ating mga kasalanan sa katawan ni Jesucristo. Giniginawa ito ng Diyos. Tingnan po natin sa Galatia chapter 3 verse 13. Ang Galatia ay kasunod ng una at ikalawang Korinto. Galatia chapter 3 verse 13. Galatia 3:13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan nang siya ay naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautosan nang siya ay naging sumpa para sa atin. Ang salitang tinubos, ibig sabihin binayaran. Tinubos, pinatawad. Ibig sabihin ng tinubos ay binayaran yung halaga upang ganap na mapalaya. Nagbayad ng halaga upang mapalaya. Parang isang alipin. Merong isang alipin na sobrang nakakaawa. Kaya merong nagsabi, kailangan kong mapalaya ang alipin na iyon. Kaya sinabi niya sa may-ari, magkano ba ang halaga ng alipin iyan? Ang alipin iyan ay nagkakahalaga ng 200,000 pesos. Kung ganoon, magbabayad siya ng 200,000 pesos. Ang ibig sabihin ng tinubos ay binayaran niya ang halaga upang lubos na matubos. Binayaran ang halaga upang mapalaya. Pumarito ka. Dalhin mo rito ang katibayan ng pagkaalipin. Narito. Ito ang buong bayan. Pumirma sa resibo at pagkatapos ay masasabi, ang alipin ito ay hindi mo na pag-aari. Siyempre. At kinuha niya ang sertipiko ng pagkaalipin at tinawag ang alipin. At pinunit ang sertipiko ng pagkaalipin. Kanyang pinunit at itinapon ito. At sinabi niya, tinubos kita sapagkat naawa ko sa iyo. Ngayon, maaari ka nang mamuhay ng malaya. Ang katotohanan po ay ganyan. Mayroong isang universidad na nakasulat sa main gate nila, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Nakasulat doon sa kanilang main gate. Ganoon tayo tinubos ng Diyos mula sa kasalanan. Ganoon tayo tinubos mula sa sumpa ng kautosan. Tinubos niya tayo. Binayaran niya ang kabayaran. Si Jesus ang nagbayad sa sumpa ng kautosan na dapat ay para sa atin. Kung mayroong batas, may dalawang paraan. Una, sumunod sa batas at maging malaya mula sa sumpang kaakibat nito. Oo. At ang isa pa ay, hindi ko nasunod ang batas. Kaya ano ang dapat kong gawin? Ang hatulan ayon sa hinihingi ng batas. Tanggapin ang parusa na ayon sa batas. May dalawang paraan upang masunod ang batas.
Subalit walang sino man sa atin ang malaya sa kautosan at kayang tuparin ang buong kautosan. Walang sino man sa atin. Sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Apokalipsis 20:14, ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Sa mga mata ng Diyos, sa mga mata ni Jesus, tayo ay sobrang nakakaawa. Ito ay sobrang nakakaawa na ang tao nito na nilikha ayon sa kanyang sariling larawan ay tatanggap ng walang hanggang parusa sa impyerno. Kaya nga sa halip na tayo, siya ang pumalit. Ang katubusan ay tungkol sa katubusan at pagpapalaya sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Upang magawa yun, kailangan niyang tanggapin ang sumpa at hatulan na nararapat para sa atin. Kaya nga tinanggap ni Jesus ang sumpa. Siya ang tumanggap ng sumpa ng kautosan na dapat ay sa atin. Ang sumpa ng kautosan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Bakit po? Mayroon lamang isang dahilan. Sapagkat mahal niya tayo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kapag naiisip natin ang salita na Diyos, mayroon isang salita na pumapasok sa ating isipan. Ito yung pag-ibig. Di ba? Dumating si Jesu Kristo dito sa sanlibutan upang ibigay sa atin ang pag-ibig na iyon. Kaya nga dumating si Jesu Kristo dito sa sanlibutan upang maunawaan na natin na dapat ay umasa lamang tayo sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya gaano katagal ng ang panahon ng kautosan? Hanggang sa dumating si Jesu Kristo sa ating puso. O sa kasaysayan, hanggang dumating si Jesu Kristo sa sanlibutan. 2,000 taon na ang nakakalipas. Yun yung panahon ng kautosan. Ang panahon pagkatapos dumating si Jesu Kristo ay panahon ng biyaya. Kaya nga ang panahon ng kautosan ay hanggang sa bago dumating si Kristo. Nang buo ba ang banal na Espiritu, nang panahong iyon ay panahon ng Espiritu Santo. At dahil ang panahon ngayon ay nasaksihan ng iglesia, ngayon tinatawag itong panahon ng iglesia. Tingnan po natin sa Biblia, sa Lucas chapter 16, verse 16. Lucas chapter 16, verse 16. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula noon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat isa ay sabilitang pumapasok doon. Ang kautosan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Ano ba ang mensahe ni Juan nang siya ay ipinadala bilang huling propeta sa lumang tipan? Mateo 3:2, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi mo ba ito kayang gawin sa pamamagitan ng iyong budhi? Hindi ko kaya. Magagawa mo ba ito sa pamamagitan ng kautosan? Hindi. Tingnan mo, hindi ka makakapunta sa langit sa pamamagitan ng iyong sariling pagsusumikap at lakas. Hindi ka makakapunta sa langit sa pamamagitan ng iyong sarili. Lumapit ka sa Diyos at iyong sabihin, ipinanganak akong makasalanan mula pa sa sinapupunan ng aking ina. Ipinanganak akong makasalanan at gumagawa lamang ako ng kasalanan. Ngayon, sumusuko na ako sa daan na iyon. Kahit na patuloy ako nga magsisi sa aking mga kasalanan tuwing umaga, nagkakasala at nagkakasala pa rin ito. Nagkakasala pa rin ako. Hindi ko ito kaya. Kaya isinusuko ko na ang lahat. Lumapit kayo sa akin. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupaypay at lubhang nabibigatan. Ang pasanin na ito ay ang kasalanan. Lumapit kayo sa akin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ang kautosan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan lamang. Kaya ipinangaral ni Juan ang bautismo ng pagsisisi. Kayo'y magsisi. Ang hingi ng kanyang awa at manumbalik sa Diyos at kay Jesus, yan yung pagsisisi. At ito ay isang beses na karanasan lamang sa iyong buhay. Marcos 1:15, kayo ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Sinabi rin ni Jesus,
Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga makasalanan. Mali ko pala. Kabaliktaran po ang nasabi ko. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid. Oo, dahil nang dumating si Jesus, walang sino mang matuwid na tao. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. Hindi ka magiging matuwid sa paglakad mo sa daan na iyan. Kailangan mong bumalik mula riyan, gaya ni Apostol Pablo. Sinabi ni Apostol Pablo, nagsikap akong mabuti para sa Judismo. Pati tinuring ako na walang sala sa katuwiran ng kautosan. Ibig sabihin ito na hindi niya nilabag ang kautosan na nakasulat sa mga kasulatan. Tinupad niya ang lahat ng mga ito. Talaga bang nagawa niya ito? Kaya paano kung isang tao ay magkasala? Nag-aalay siya ng handog pang kasalanan upang ang kanyang kasalanan ay mapatawad. Upang siya ay maging walang sala ayon sa kautosan. Subalit itong pag-aalay na ito ay anino lamang at walang kabuluhan. Tingnan natin sa Hebreo chapter 7. Hebreo chapter 7, verse 18 at 19. Hebreo chapter 7, verse 18 at 19. Sa kabilang dako, mayroong pagpapawalang bisa sa naunang utos, sapagkat ito ay mahina at walang kabuluhan. Ang naunang utos ay tumutukoy sa kautosan na ipinakita sa lumang tipan. Mula noon, ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat isa ay sapilitang pumapasok doon. Sa verse 19, sapagkat ang kautosan ay walang pinasasakdal, sa gayon ay ipinapakilala ang isang higit na mabuting pag-asa na sa pamamagitan nito ay lumalapit tayo sa Diyos. Kung hindi mo tutuparin ang kautosan at gagawa ka ng kasalanan, ayos lang ba kung maghahandog ka ng handog pang kasalanan? Hindi ba dapat na mawala yung kasalanan? Tingnan natin sa Hebreo chapter 10. Ito ang handog pang kasalanan sa araw ng pagtubos na isang beses sa isang taong ginagawa nila. Hebreo chapter 10, verse 1. Ang kautosan dito ay tumutukoy sa mga batas at alituntunin ng paghahandog. Yamang ang kautosan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay tinigil ng ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Basahin po natin ang verse 3 at 4 ng sabay-sabay. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya ano ba ang paghahandog? Ito ay pagpapaalala sa kasalanan. Ang paghahandog ay ibinigay upang ipaunawa sa iyo na isa kang makasalanan na dapat mapatawad mula sa iyong mga kasalanan. Yung paghahandog ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Ang dugo ng mga kambing at mga toro ay parang promissory note lamang. Kung ang promissory note ay hindi babayaran, kung hindi magdideposito ng totoong pera, ang utang ay hindi mababayaran. Si Jesucristo ang totoong larawan. Siya ang tunay na larawan. May bisa lamang ang promissory note ng mga paghahandog sa nakaraan kung ang tunay na larawan na si Jesucristo ay darating at isasagawa ang tunay na pagbabayad. Ang paghahandog ay pagpapaalala sa kasalanan. Opo, tama po. Kaya sinabi sa Galatia chapter 3 verse 19, bakit pa mayroong kautosan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan at ito ay ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Sa katunayan, ang nakapangakong binhi ay kailangang dumating at magbayad. Upang ang lumang pangako ay huwag mawala ng kabuluhan, kailangan dumating yung nakapangakong binhi at magbayad. Ang tunay na larawan ay kailangang dumating. Ibig sabihin, yung promissory note lang ay hindi makapag-aalis ng kasalanan.
Hindi ba kapag aalis ng kasalanan, yung mga paghahandog? Tingnan po natin sa Efeso chapter 2 verse 15. Efeso chapter 2 verse 15, pagkatapos ng ikalawang Korinto, Galacia at Efeso. Efeso chapter 2 verse 15. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin. Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin. Ano itong kautosang mga batas? Kanyang pinawalang bisa ang kautosang mga batas sa mga alituntunin. Tinanggap niya ang sumpa ng kautosan at tinupad niya ang buong kautosan. Ginawa ito ng Diyos. Subalit, paano pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan? Paano pinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan? Si Jesus lamang ang tao na hindi nagkasala at ganap na tumupad sa kautosan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay na kay Jesucristo, mayroon siyang puso ng Diyos. At alam na alam niya ang kalooban ng Diyos. At ganap na isinuko ang kanyang sariling katawan sa kalooban ng Diyos. Sa lugar na tinatawag na Getsemane, na nalangin si Jesus buong magdamag hanggang sa ang pawis niya ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo. Sinabi rin na siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Kaya't siya'y walang kasalanan. Totoo ito. Wala siyang kasalanan. Ayon sa 2 Korinto chapter 5 verse 21, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Siya ay hindi nakakilala ng kasalanan. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Upang sa kanya, tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Katuwiran ng Diyos. Ang ating sariling katuwiran ay walang kabuluhan. Ang ating katuwiran ay marumi. Ito ay para lamang trapo o basahan. Kaya nga hindi tayo makakatayo sa harapan ng Diyos ni makakapunta sa langit. Makakapunta tayo sa langit sa pamamagitan lamang ng katuwiran ng Diyos. Upang sa Kanya, tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ang tumupad sa makatuwirang hinihingi ng kautosan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:9, at ako'y matagpuan sa kanya na walang sarili kong katuwiran na mula sa kautosan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran na buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Si Jesus ay kailanman hindi nagkasala, kaya pwede niyang pasanin ang ating mga kasalanan. Kaya sa mga gawa, chapter 4 verse 12, walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sinabi rito, walang ibang pangalan. Sapagkat kung merong ibang darating, ang dapat na dumating ay isang taong banal, makatarungan, mabuti at walang sala na kagaya ng Diyos. Subalit wala pong ganyang tao mula sa mga anak ni Adan. Kaya siya mismo ay pinaglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, si Jesucristo, bilang katuwiran ng Diyos. Tingnan po natin sa Roma chapter 3. Roma chapter 3 verse 26. Roma chapter 3 verse 6. Verse 26. Upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya ay matuwid at upang siya ay maging ganap at tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Tama, si Jesucristo ay dumating sa mundong ito at ibinigay sa atin ang kanyang katuwiran. Siya ay ganap na sumunod sa kautosan. Ang katuwiran ito ay ang katuwiran na sumunod sa Diyos hanggang sa kamatayan. Yan ang katuwiran ng Diyos. Ngunit ibinigay niya sa atin ang kanyang katuwiran. Pupunta tayo sa langit sa pamamagitan ng kanyang katuwiran. Wala tayong magagawa kundi ang lumipat
at umasa at magtiwala sa kanyang katuwiran. Bakit ba ibinigay sa atin ng Diyos ang kautosan na hindi naman natin kayang sundin? Tulad ng alam natin, ibinigay niya ito upang ipaunawa sa atin ang kasalanan natin. Kaya habang mas sumusunod sila sa kautosan, nagiging mas masakit. Sinisikap nilang mamuhay ayon sa utos ng Diyos nang walang kaligtasan. At sila'y sobrang naguguluhan. Natutuklas na nila na mas makasalanan pa pala sila kaysa sa inaakala nila. Nung hindi pa sila nagsisimba, hindi nila napapansin na sila'y makasalanan. Pero nang magsimula na silang magsimba, medyo nakukonsensya na sila. Dati iniisip nila, ayos lang na mapuot sa iba. Magagalit ba ako kung wala namang dahilan? Kaya, ganyan po dati. Dati, hindi nila iniisip na yung pagkapuot ay kasalanan. Sabalit sa unang Juan, Kapitulo 3:15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Kaya patuloy silang naguguluhan. Habang mas nakikilala nila ang Diyos, lalo nilang natutuklasan na napakalaki pala ng pagkakaiba ng Diyos sa kanila. Ganyan sila dinadala ng Diyos sa pagsisisi. Kaya sinabi ng Diyos sa mga Israelita, ayon sa Gawa 5:31, upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi, upang sila'y dalhin sa pagsisisi, kaya ibinigay sa kanila ng Diyos ang kautosan. Upang bigyan ng Israel ng pagkakataong magsisi at ng kapatawaran ng mga kasalanan. Upang dalhin sila sa pagsisisi. At ngayon, upang lutasin ang kanilang problema sa kasalanan, ay isinugo niya si Jesucristo sa sanlibutan. Isinugo niya si Jesucristo sa sanlibutan upang lutasin ang problema sa kasalanan. Ano ba ang puso ng Diyos? Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yan po ang puso ng Diyos. Ang dahilan kung bakit sinabi niyang mamuhay kayo ayon sa inyong budhi ay upang ipaunawa sa atin na hindi natin kayang mamuhay ayon sa ating budhi. Kaya nga, dapat kang magmakaawa sa Diyos. Dapat mong hingin ang kanyang biyaya at pag-ibig. Ipagtapat mo sa harap ng Diyos kung sino ka at unawain mo ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Magsisi para at makapunta sa langit. Ito po ang puso ng Diyos. Noong ibinigay niya sa atin ang kautosan, pareho din lang ang dahilan. Alam na alam ng Diyos na hindi natin kayang tuparin ng perpekto ang kautosan. Subalit ang mga tao ay arugante. Sinasabi nilang kaya kong tuparin, na para bang mas mataas pa sila kaysa Diyos. Nagmamataas sila sa kanyang sarili. Mapanghusga sila sa lahat ng bagay. Lahat ng mga ito ay malaking kasalanan. Ano ba ang pinakamalaking kasalanan sa mundo? Wala nang mas malaking kasalanan kaysa dito. Yung kasalanan ng hindi pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Syempre, ang pagpatay, ang kasalanan ito, ang kasalanan iyan, ay malaki. Subalit, ang mas malaking kasalanan ay kasalanan ng hindi pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos. Upang maipaunawa na ang Diyos ay buhay, ang kanyang pagka-Diyos ay inilagay niya sa lahat ng nilikha. Para malaman ng mga taong buhay ang Diyos, inilagay rin niya ang lahat ng ito sa ating budhi. Subalit nagdidebate sila kung meron bang Diyos o walang Diyos, o mula ba sa ebolusyon at iba pa. Matatanggap ba ng ganitong uri ng tao ang ebanghelyo at pang-ibig ng Diyos? Ito po ang pinakamalaking kasalanan. Para sa kasalanan iyon, wala silang pagpipilian kundi ang hatulan magpakailanman. Ang kasalanan ng pagtakwil sa dakilang pag-ibig ng Diyos na nagdanak ng kanyang dugo sa kamatayan sa krus upang iligtas tayo. Wala nang higit pang kasalanan dito. Yung baliwalain ang nagawa ng Diyos, ang itakwil ang kanyang pag-ibig. Tama po? Kung ngayon, ang kautosan ay may dalawang pangunahing layunin. Ano ang layunin? Ang isa ay upang ipaunawa sa atin na tayo ay makasalanang papunta sa impyerno.
At ang isa pa ay upang gabayan tayo papunta sa tagapagligtas, sa Mesiyas, sa Kristo. Sa Galacia, chapter 3, pagkatapos ng ikalawang Korinto, Galacia, chapter 3, verse 21 hanggang 24. Mula verse 21 hanggang 24, Galacia, chapter 3. Kung gayon, ang kautosan ba ay salungat sa mga panako ng Diyos? Huwag nawang mangyari, sapagkat kung ibinigay ang isang kautosan na makapagbibigay buhay sa makatuwid, ang katuwiran ay sa pamamagitan ng kautosan. Subalit, ibinalanggo ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang ipinangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus ay maibigay sa mga sumasampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautosan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Sa verse 24, basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya't ang kautosan ay naging ating tagasupil o tutor hanggang sa dumating si Kristo upang tayo ay ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng kautosan ay una, upang maipaunawa sa atin na tayo ay makasalanan, na hindi makakapunta sa langit, at walang pupuntahan kundi impyerno, upang dalhin tayo sa pagsisisi, at akayin papunta kay Kristo. Napakahalaga po nito. Subalit, ang mga tao sa Israel, ayon sa Deuteronomy 9:6, ay isang bayang matigas ang ulo. Pinagtak sila nila ang kalooban ng Diyos hanggang sa wakas. Hindi nila isinalang-alang ang pag-iisip ng Diyos at igiliit nila kung ano ang kaya nilang gawin hanggang sa wakas. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10 verse 2, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang itayo ang sariling pagiging matuwid, sinikap nilang maglingkod na mabuti sa Diyos, subalit hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. Hindi sila sumunod sa pag-iisip ng Diyos. Hindi nila inalam ang katuwiran ng Diyos. Hindi nila inalam ang gawa ng Diyos. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at pagsisikap na itayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. Katuwiran ng Diyos. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia. Galacia 3:11, ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan. Ito'y maliwanag. Ngayon ay maliwanag na walang sino mang inaaring ganap sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautosan. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nga, pananampalataya. Ang pananampalatayang ito, walang po ninyo kung gaano ito kahalaga. Kaya tingnan natin sa Roma chapter 3 verse 28. Roma chapter 3 verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay tinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautosan. Opo, tama. Roma chapter 7, ang talata sa Biblia na nagpapaliwanag tungkol sa kautosan. Buksan po natin sa Roma chapter 7, verse 1 hanggang 6. Ang kautosan ay iniahambing dito sa isang asawang lalaki. Iniahambing sa isang asawang lalaki. Roma chapter 7, verse 1 to 6. O hindi ba ninyo nalalaman, mga kapatid, sapagkat ako'y nagsasalita sa mga nakakaalam ng kautosan, na ang kautosan ay umiira lamang sa tao habang siya ay nabubuhay pa, sapagkat ang asawang babae ay itinali ng kautosan sa asawang lalaki habang ito ay nabubuhay. Ngunit, kung namatay ang asawang lalaki, siya ay nakalagan na sa kautosan ng asawang lalaki. Kaya kung siya ay makikipisan sa ibang lalaki habang nabubuhay pa ang asawang lalaki, siya ay tatawaging mga ngalunya. Ngunit kung mamatay ang asawang lalaki, siya ay malaya na sa kautosan at siya ay hindi isang mangangalunya kung siya man ay makipisan sa ibang lalaki.
Sa verse 4, basahin po natin ang sabay-sabay. Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo ay namatay sa kautosan sa pamamagitan ng katawan ni Kristo upang kayo ay makipisan sa iba, sa makatawid ay sa Kanya na bumangon mula sa mga patay upang tayo ay magbunga para sa Diyos. Babasahin ko po verse 5 at 6. Sapagkat nang tayo'y nasa laman pa, ang mga pagnanasa ng mga kasalanan na bawang sa pamamagitan ng kautusan ay gumagawa sa mga bahagi ng ating katawan upang magbunga para sa kamatayan. Subalit ngayon, tayo ay nakalagan sa kautusan. Yamang tayo ay namatay doon sa umalipin sa atin upang makapaglingkod sa bagong buhay sa Espiritu at hindi sa lumang batas na nakasulat. Lumang batas na nakasulat. Ang nakasulat ay tumutukoy sa kautusan. Kaya nga huwag na tayong maglingkod sa lumang batas na nakasulat. Yan po ang sinasabi dito. Ngayon, ang kautusan ay inihahambing sa isang asawang lalaki. Ang batas ay walang kapintasan. Ito po ang pag-iisip ng Diyos, kalooban ng Diyos. Ang kautusan ito ay matuwid, banal at mabuti. Napakasobrang perpekto. Ang kautusan walang kapintasan. Ang kautusan ay perpekto po ito. Ang pagsisikap na mamuhay kasama ang perpektong asawang ito ay palaging mahirap. Sapagkat patuloy tayong mabibigo sa pagsunod sa kanyang perpektong pamantayan. Patuloy tayong magkakamali at araw-araw ay mabibigatan lamang. Kaya kasama ang asawang iyon ay hindi masaya. Hindi masaya ang buhay. Pero hindi pwedeng hiwalayan at maghanap ng ibang asawa. At naiipit lang tayo sa mahirap na relihiyosong pamumuhay. Kaya paano tayo makakatakas sa Kanya? Gusto natin na mamatay na kaagad ang asawa? Subalit kailanman ay hindi siya mamamatay kasi napakalakas niya. Kaya nga tayo ang dapat na mamatay. Pero kung tayo ang mamamatay, wala rin kwenta. Kaya nga meron pong namatay bilang kapalit natin. Si Jesucristo ang namatay sa lugar natin. Si Jesucristo namatay bilang kapalit natin. Kaya sa Galatia 2:19, sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng sarili niya dahil sa akin. Magkarugtong po ito. Ibig sabihin, namatay na tayo sa krus kasama ni Kristo. Namatay na tayo sa kautusan. Ang asawang ito na hindi mamatay. Hindi mamatay ang asawang ito. Kaya ngayon, tayo ang namatay. Kaya't napalaya na tayo mula sa asawang iyon. Ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan. Ang bautismo ay parang seremonya ng pagpapakasal sa isang bagong asawa. Mula ngayon, tayo ay mabubuhay na para sa bagong asawa na si Kristo. Sa 1 Tesalonica chapter 5 verse 10, na namatay dahil sa atin upang tayo maging gising o tulog man ay mabuhay tayong kasama niya. Bakit po namatay si Jesus para sa atin? Dahil gusto niya na maging asawang lalaki natin at manirahang kasama natin. Si Jesus ay pag-ibig. Kung ang kautusan ay kumakatawan sa hustisya, si Jesus ay kumakatawan sa pag-ibig. Ito ang pag-ibig. Ngunit dahil nasa atin si Jesus, tinutulungan niya tayo sa lahat ng ating mga kailangan. At siya ay kasama natin at namamagitan siya para sa atin sapagkat alam niya ang ating mga kahinaan. Kaya ito ay talagang napakadakilang bagay. Siya ay kasama natin. Namamagitan siya para sa atin. Alam niya ang ating kahinaan. Kahit na may mga pagkukulang tayo, si Jesus ay kasama natin at nabubuhay kasama natin. Kaya ngayon ay mayroon tayong kapayapaan ng pag-iisip. Dati, hindi natin kayang sundin ang kautusan. Kaya kapag kasama natin ang dati nating asawa, lagi tayong maingat at kinakabahan.
Ngunit ngayon, kapag nabubuhay tayo kasama ni Jesus, mayroon tayong kapayapaan sa ating puso. Kaya pagkatapos mabuhay na muli ni Jesus, sinabi niya, sumain niyo ang kapayapaan. Sumain niyo ang kapayapaan. Ibig pong sabihin ito, maging payapa ang inyong isipan. Subalit hindi dito natatapos. Sinabi niya, ako ay nasa iyo. Kaya ipaubaya mo sa akin ang lahat ng iyong gawain at ipaubaya mo sa akin ang iyong katawan. Sapagkat kayo binili na sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Ipaubaya mo sa akin ang iyong katawan. Pagkatapos ay papasok ako at gagawin ang lahat ng kailangan mong gawin. Gaano kadali? Upo. Upo, Panginoon, pakiusap, gamitin mo ako. Opo, Panginoon, gamitin po ninyo ako. Mabuhay man tayo, mamatay, kumakain man o umiinom, ano man ang ating ginagawa, ginagawa natin ito sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kaya ngayon, ibinibigay natin ang ating sarili sa Kanya. Tayo ay pinagsama. Tingnan natin sa Roma chapter 6 verse 5. Roma chapter 6 verse 5 hanggang 7. Sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo ay hindi na magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Basahin po natin ang sabay-sabay sa verse 8. Roma, Kapitulo 6, Versikulo 8. Subalit kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Oo, ngayon ang ating dating pagkatao ay ipinako na sa krus. Hindi namatay ang dati nating asawa. Sa halip, tayo ang namatay. Ngayon ay hiwalay na tayo sa dati nating asawa. At ngayon, sino na ang ating kinakasama? Yung bagong asawa. Ito ang bagong buhay. At nabubuhay tayo kasama ang ating bagong asawa na si Jesucristo. Sa Ezekiel 36, sa Lumang Tipan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Isang bagong espiritu, bagong puso. Ang pagtanggap dito ay ang muling kapanganakan. Si Nicodemo ay isang guro, isang fariseo, isang pinuno ng mga Hudyo, at isang miyembro ng Sanhedrin. Siya ay isang nasa mataas na katungkulan. Siya ay isang relihiyoso, pinuno ng bansa. Subalit hindi niya alam ito. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw ay isang guro, subalit hindi mo ito nalalaman? Guro ka sa Israel, subalit hindi mo ito nalalaman? Maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung gayon, paano ako may papanganak muli? Maliban ang isang tao ipanganak ng tubig at ng spirito, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ay nakasulat din sa Lumang Tipan. Sa Ezekiel 18:31, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin, at kayo ay magbagong puso at magbagong diwa. Kayo ay magbagong puso at magbagong diwa. Isang bagong tao na may bagong puso at bagong espiritu. Sinabi ni Jesus sa mga Fariseo at sa mga dalubhasa sa kautusan, linisin muna ninyo ang loob ng kopa at ng pinggan. Nangangahulugan ito na kailangan nilang magkaroon muna ng isang bagong puso at ng isang bagong espiritu upang luminis din naman ang labas nito. Kung ano ang nasa loob ng kanilang puso, yun ang lalabas. Sa Marcos 7, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng tao, lumalabas ang masamang pag-iisip. 12 kasalanan binanggit doon. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagmumula at nagpaparumi sa tao. Ibig sabihin, kapag malinis ang loob, malinis din ang labas. Linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan. Ano ang ibig sabihin ng paglilinis sa loob? Ibig sabihin, nasa akin na ngayon si Jesucristo at ito ay posible lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa Gawa 15:8, at ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu
tulad ng nangyari sa atin. At tayo ay hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala siyang ipinakitang pagtatangi sa pagitan natin at ng mga banal sa naunang iglesia na tinuruan ng mga apostol. At nilinis niya ang ating mga puso. Sa pamamagitan po ng ano? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama. Ito ay hindi sa pamamagitan ng gawa ng kautosan. Kaya sa 1 Corinto 2:16, sinabi ni Pablo sa iglesia ng Corinto, nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Nasa amin ang pag-iisip ni Kristo. Ito ay nasa loob natin. Balikan po natin sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 4. Roma, chapter 8, verse 4. Upang ang makatuwirang itinatakda ng kautosan ay matupad sa atin na hindi numalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Ang makatuwirang itinatakda ng kautosan. Ang 613 na utos sa lumang tipan ay nangangailangan ng ano? Sa isang salita, pag-ibig. Diba? Pag-ibig. Tingnan natin sa Lucas chapter 10. Tinanong ni Jesus ang dalubhasang ito na mahusay sa kautosan. Lucas chapter 10 verse 25. Lucas chapter 10 verse 25. At may isang dalubhasa sa kautosan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Tila hindi pa natanggap ng dalubhasang ito ang buhay na walang hanggan. Kaya naman nagtanong siya, "Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautosan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Lucas chapter 10 verse 26 to 28. Pagkatapos ay makakapunta ka sa langit. Pagkatapos ay magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sa panahon ng konsensya, makakamit nila ang buhay na walang hanggan kung mamumuhay sila ayon sa kanilang konsensya. Sa panahon ng kautosan, maaari silang magkaroon ng buhay na walang hanggan kung matutupad nila ang buong kautosan. Sino ba ang makakatupad sa buong kautosan? Sino ba ang makakapamuhay ayon sa kanyang konsensya? Imposible. Ngunit nang sabihin ni Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautosan? Ano ang nabasa mo? Ang dalubhasa ay nagbigay ng tamang sagot. Kung ako siya, magsisimula ako sa 10 utos at mga batas na paisa-isa. Subalit tingnan niyo ang sagot niya. Nakakagulat na napakaiksi ng sagot niya. Ang sagot niya sa tanong na ito ay umibig. Ang umibig sa Panginoon at sa kapwa. Ito ang matuwid na hinihingi na kautosan. Kaya ibigin mo sila. May isang mayamang binata na pumunta kay Jesus para sa buhay na walang hanggan. Sumagot siya, ang kautosan. Ang lahat ng mga bagay nito ay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Kaya sinabi ni Jesus, humayo ka, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka at sumunod ka sa akin. Subalit siya ay nandumo at sinabing ito at siya ay umalis na nalulungkot sapagkat marami siyang ari-arian. Ang matuwid na hinihingi ng kautosan ay pag-ibig. Subalit, minamahal ba niya ang iba? Hindi po. Huwag kang papatay. Sa isip niya, okay, hindi naman ako pumapatay. Huwag kang magsisinungaling. Hindi ko naman niyang ginagawa. Sinunod ko ang lahat. Kahit na ganoon ang kanyang pag-iisip, ang tinignan na ng Diyos ay kung may pag-ibig. Yamang ang hinihingi ng kautosan ay pag-ibig. Ngunit hindi niya kayang ibigin ang kanyang kapwa sapagkat ayaw niyang ibigay sa dukha nga namang mayroon siya. Wala akong pakialam sa buhay na walang hanggan at umalis siyang nalulungkot.
Opo, ang matuwid na hinihingi ng kautusan ay pag-ibig. Tinupad ni Jesucristo ang hinihingi ng kautusan, ang pag-ibig. Iningatan niya ito ng kanyang buong buhay. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. At ibinigay ni Jesus sa atin ang kanyang katuwiran na kanyang iningatan sa kanyang buong buhay sa mundo. Tayo ay mga makasalanan noon. Ngunit tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. At dahil sa ibinigay ni Jesus ang kanyang katuwiran sa atin, tayo rin ay naging matuwid gaya niya. At tayo ay maaaring mamuhay kasama ng ibinigay niya katuwiran. Noon si Jesus ay wala sa atin, kaya walang pag-ibig. Kaya nga mahirap to pa rin ang hinihingi ng kautusan na pag-ibig. Kung walang pag-ibig na nananatili sa atin, hindi natin ito kayang gawin. Ngunit dahil sa Diyos, yung katuwirang itinakda ng kautusan, ang pag-ibig ay nasa atin, yung Diyos ay nasa atin, tayo noon ay gaya ng mga tinik at dawag. Makakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Hindi po. Ngayon, ang tinik at dawag ay naging ubasan at puno ng igos. Pagkatapos, ang puno ng igos at ubasan ay tutubo. Yan ang bunga ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nasa akin. Kaya mamumunga tayo kapag gumawa ang Diyos sa ating katawan. Yan po ang bunga ng Espiritu Santo. Yan ang bunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang bunga ng pagiging matuwid. Kapag kumilos ang Diyos sa atin, iniligtas tayo ng Diyos upang mamuhay bilang kasangkapan ng Diyos. Na umiibig sa iba, umiibig sa kanyang mga anak, ang matuwid na hinihingi ng kautusan. Pag-ibig. Ang pag-ibig ay dapat na nasa atin. Di po ba? Sinabi ni Jesus, natupad na, na isa katuparan ko na ang matuwid na hinihingi ng kautusan. Ang pag-ibig para sa sangkatauhan ay naisa katuparan doon sa krus. Sinabi ni Jesus, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pag-ibig para sa akin, para sa kaibigan, ay naisa katuparan sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang buhay. Natupad na. Tingnan po natin sa Mateo chapter 23. Mateo chapter 23, verse 23. Mateo chapter 23, verse 23. Kahabag-habag kayo, mga skriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nag-iikapo kayo ng yerba buena, ng anis at ng kumino, at inyong pinababayaan ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag, at ang pananampalataya. Subalit dapat sana ninyong gawin ang mga ito na hindi pinababayaan ng iba. Kahabag-habag kayo, mga skriba at mga pariseo. Patuloy silang nagbibigay ng ikapo. Ipagpalagay natin na ang isa sa kanila ay nakakuha ng yerba buena. Isasantabi niya ang one-tenth at papalitan niya ito ng pera upang magbigay ng ikapo. Napaka-stricto nila sa ikapo. Ano pala ang higit na mahalagang bagay ng kautusan? Katarungan. Yun ang hustisya ng Diyos. Ang lahat ng ating katarungan ay gaya ng maruming basahan. Ang katarungan ng Diyos. Subalit, bakit ninyo ito isinasawalang bahala? At habag. Habag, ito ang pag-ibig. Wala akong pag-ibig. Tinanggap lang natin ang pag-ibig na nanggaling sa Diyos. At doon natin nalaman kung ano ang pag-ibig. Ang ganap at perpektong pag-ibig. At pananampalataya. Inyong pinababayaan ang katarungan at ang habag at pananampalataya. Ibig sabihin ay binaliwala nila ang napakadakilang pag-ibig at biyaya ng Diyos na ibinigay sa kanila. Tanging mga ikapo lamang ng yerba buena, anis at kumino ang iniingatan ng mga Hudyo.
Alam niyo ba na mas pinapahalagahan nila ang lumaktipan? Ito ay napakawalang saysay. Taglay ang kanilang sigasig na walang pagsasaalang-alang sa puso ng Diyos. At sinasabi nilang ito ang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Marami silang sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman, hindi ayon sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa pag-iisip ng Diyos. Hindi nila isinasaalang-alang ang puso ng Diyos. Hindi ito pag-unawa sa pag-iisip ng Diyos. Minamahal ng Diyos ang mga makasalanan, ang mga Fariseo, ang mga dalubhasa sa kautusan, at ang mga reliyosong tao ay lumalayo kapag lumalapit sa kanila yung mga makasalanan. Noon, itinuturing nila na ang lahat ng mga Samaritano ay makasalanan. Kaya iniiwasan nilang pumunta sa lupain ng Samaria. Matuwid ang tingin nila sa kanilang sarili. Ang puso ng Diyos na inyong pinababayaan ng higit na mahalagang bagay ng kautusan. Ang puso ng Diyos, ang katarungan, ang habag at pananampalataya. Itong katuwiran na hinihingi ng kautusan ay binaliwala nila. Itong pag-ibig ng Diyos. Tingnan po natin sa Mikas 6. Lumangtipan, Mikas. Mikas, Nahum, at Habakuk. Mikas. Mikas chapter 6. Pagkatapos ng Jonas ay Mikas. Tingnan natin sa Mikas chapter 6. Verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang higit na mahalagang bagay ng kautusan, ang katarungan, ang habag at pananampalataya. Kundi ang gumawa na may katarungan. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Matthew 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban ng aking Ama sa langit, yan ang katarungan. Ano ba ang katarungan? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Roma 6:23. Ang kasalanan ay dapat nahatulan. Ang pagtupad sa kalooban ng Diyos ayon sa kanyang sukatan. Parang ganito, una, ang kalooban ng Diyos ay ang mamatay si Jesus sa krus sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. At pagkatapos, ang paniniwala at ang pagtanggap sa katotohanan ito ay ang pagganap sa kalooban ng Diyos. Ito ang katarungan, ito ang pagganap sa katarungan. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan din ba nating mamatay doon sa krus? Kahit na mamatay tayo ng 100 ulit, wala itong silbi. Ang makinig, maunawaan at paniwalaan ang dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Ito yung pagganap sa kalooban ng Diyos. Yung paniwalaan ang biyaya ng Diyos. Ito ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan. Ang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin ay ang biyaya ng Diyos. Sinabi kay Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako na higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Ito ang pinakadakilang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. At lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ito ang pananampalataya. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo ay nabigo sa pagsubok? Si Kristo Jesus ay nasa akin. Ito ang pananampalataya. Ito ang lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa akin. Yan ang pananampalataya.
Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang hinihingi ng kautusan. Kaya binuwag ba ni Jesus ang lahat ng kautusan dahil sa tinupad na niya ang hinihingi ng kautusan sa pamamagitan ng kanyang katawan? Sa panahon ng Lumang Tipan, mayroong mga tuntunin para sa lahat ng pagkain, tuntunin patungkol sa mga araw, buwan at panahon. At ang lahat ng mga ito ay kautusan sa katunayan. Ang 613 na mga utos sa Lumang Tipan ay nagsasabi sa iyo na kailangan mo itong tuparin. At may mga bagay na dapat mong gawin at mga bagay na hindi mo dapat na gawin. Mayroong 248 na mga bagay sa kautusan na dapat gawin at may 365 na hindi dapat gawin. Araw-araw, sa isang taon ay may 365 na araw, di po ba? Hindi ko po alam kung bakit 365. Gayunpaman, sa mga utos sa Lumang Tipan, mayroong 248 na dapat gawin at 365 na hindi dapat gawin. Ngayon, itong mga utos, itong kautusan ay ibinigay sa atin upang tulungan tayo na maunawaan na tayo ay makasalanan. Kaya naunawaan natin ito at tayo ay naligtas. Kung ganoon, hindi na ba natin kailangang magbasa ng Lumang Tipan? Hindi po. Ayon sa Roma chapter 15 verse 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Ito po ay isinulat upang tayo ay matuto. Sa pamamagitan ng lahat ng mga bagay sa Lumang Tipan, mas mauunawaan natin ang pag-iisip ng Diyos, mas malalaman natin ang kanyang kalooban, at ito'y nagsisilbing aral para sa atin. Kaya ang lahat ng mga ito ay kailangan natin. Si Jesus ay nasa akin at binigyan niya ako ng bagong utos. Ang bagong utos ay sinasabi sa Juan 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko. Juan 13:34. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Kayo magmahalan sa isa't isa. Ngayon, magagawa ba natin ito? Kailanman ay hindi ito kayang gawin ng mga taong hindi ligtas. Ang mga ligtas ay tumupad sa lahat ng utos ng Diyos. Bakit po? Kasi si Kristo ay nasa akin at ang Espiritu Santo ay nasa akin. Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay naging totoo. Dito, sinabi na tungkol sa tao, sinabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Sa ano pong pamantayan? Sinasabi, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Alam mo ba kung anong uri ng pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin? Anong pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin? Ito ay pag-ibig na agape. Agape na pag-ibig. Paano natin magagawang magmahal sa iba sa agape na pag-ibig? Hindi natin magagawa gamit ang katawang ito. Magagawa ba ninyong ibigin ang mga kapatid sa agape na pag-ibig? Hindi natin kaya. Subalit kung si Kristo na nasa loob ko ang siyang gagawa nito, magagawa natin. Nais ni Jesus na nasa akin, na umibig ayon sa utos na ito, gamit ang aking katawan, sa pamamagitan ng aking katawan, sa pamamagitan ko, kaya nga ito ay maaaring mangyari. Tinatawag itong nasa kautosan ni Kristo. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 9:21, bagamat hindi ako malaya mula sa kautosan ng Diyos, kundi nasa kautosan ni Kristo. Ang kautosan ni Kristo. May ilang teologo na walang magawa sa buhay, kaya binilang nila kung ilan ang kautosan ni Kristo sa bagong tipan. Sa Lumang Tipan, merong 613 mga utos. Sa tingin po ninyo, mas marami kaya rito o mas kaunti? Siguro, mas kaunti ang utos sa bagong tipan. Merong 613 na mga utos sa Lumang Tipan, kaya siguro mas kaunti kaysa rito. Kaya kasi sabi ni Jesus, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo magmahalan sa isa't isa. Pero hindi po. Binilang ng mga teologo kung ilan ang mga kautosan ni Kristo. 1,052 na mga utos. Mas marami
Saan ito galing? Sa bagong tipan. Sinabi ng Diyos, gawin ninyo ito, huwag ninyong gawin ito, at binilang nilang lahat. Yan ang kautosan ni Kristo. Yan ang kautosan. Paano natin ito masusunod? Hindi natin masusunod. Sa iglesia, kailangan nating isuko ang ating sarili upang si Jesus ay kumilos sa atin at magawa ito ng Espiritu sa pamamagitan natin. Subalit, ayaw itong mangyari ng laman natin. Kaya kailangan nating mamatay. Ang ating sariling kalooban, pag-iisip, at plano ay kailangang itapon sa labas. At pagkatapos, ay gagamitin ako ni Kristo. Sa Roma chapter 5, verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa aking mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa akin. Pagkatapos ng kaligtasan, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Sa ibang salita, si Kristo ay nasa akin. Sa ibang salita, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa aking puso. Sino ba ang matured na Kristiyano? Siya na nahayag sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ng higit at higit pa. Siya'y matured na Kristiyano. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kay Kristo Jesus, nasa kanya ang Diyos. At sa kanyang pampublikong buhay, na buhay si Jesus ayon sa kagustuhan ng Diyos, ayon sa pag-iisip ng Diyos, ayon sa hinihingi ng kautosan. Kagaya ni Jesus, si Pablo ay nabuhay din sa ganitong paraan. Kaya't sinabi niya sa atin, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Subalit ang mga Hudyo at ang mga Israelita ay walang tamang puso. Kaya't hindi nila matutupad ang hinihingi ng kautosan, kahit nasubukan pa nilang gawin nito, ayon sa kanilang sariling kagustuhan, pagpupumilit at determinasyon. Subalit sa atin, ang kapangyarihang iyan ay dumating na. Ito ang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso. Kaya bagong utos. Sa katunayan, walang bagong utos. Ibig kong sabihin, hindi ito bagong gawa, kundi iniukit sa ating konsensya. Ito ang kautosan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Bagong utos, pareho lang silang lahat. Ito ang sabi ng Diyos. Kung bubuksan natin sa unang Juan, kapitulo 2, unang Juan, kapitulo 2, versikulo 7, ito po ay bago ang Apokalipsis. Unang Juan, chapter 2, verse 7. Basahin natin ng sabay-sabay. Mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ibig sabihin ay hindi siya sumulat ng bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo. Ibig sabihin, mula pa noong una, ay pareho lang ang hinihingi ng kautosan. Kaya kung hindi tayo ligtas, ang ating panloob na pagkatao ay hindi pa nalinis. Ang ating puso ay hindi pa nabago. Kaya hindi natin masusunod ang hinihingi ng kautosan. Subalit ngayon, pagkatapos ng kaligtasan, ito ay natutupad kung mabubuhay tayo ayon sa kalooban ng Espiritu. Tama po ba? Ang pag-ibig ng Diyos. Mayroong pag-ibig. Iniibig natin siya. Kaya nagtanong si Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Ito ang pag-ibig sa Diyos. Kung gayon, iniibig ko ba talaga ang Diyos? At mayroong isa pa nga pag-ibig, pag-ibig sa kapwa. Sa pag-ibig sa kapwa, mayroong dalawang bagay, pagpapatawad at paglilingkod. Pinatawad ba tayo ni Jesus sa krus? Opo. Kaya, paano hindi natin mapapatawad ang ating kapwa? Paano natin patatawarin ang ating kapwa? Sapat na ba ang 7 beses? Hindi po makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Oo, ang pag-ibig ay kapatawaran at paglilingkod. Sinabi ni Jesus, sa mundong ito, ang mga namumuno ay nakakataas, pero baliktad sa langit.
ang mga naglilingkod sa pinakamababang lugar. Sila ang mataas sa langit. Kaya sinabi ni Pablo, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Sinabi niya, ako ang pinakahamak sa mga apostol. Sa Korinto, sinabi niya ang ganito. At pagkatapos ng isulat niya ang Efeso, sinabi niya, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Pinakahamak sa lahat ng mga banal. Makikita natin kung gaano isinuko ni Pablo ang kanyang sarili kay Kristo. Isinuko niya ang kanyang sarili kay Kristo upang matupad ang pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay naipahayag sa krus. Ang krus ang pinakamababa sa mundo, di ba? Ngunit paano natin matutupad ang pag-ibig na ito na siyang katuparan ng kautusan? Magagawa natin ito. Magagawa natin ito kung susunod tayo kay Jesus. Opo, kung susunod tayo kay Jesus, magagawa natin ito. Sa bukid, sa tuwing sinasanay ng mga magsasaka ang mga baga, kapag sinasanay ng mga magsasaka ang mga baka, pinapasabay nila ito sa nanay na baka o sa baka na may sapat na gulang na nakakapag-ararong mabuti. Sa katunayan, yung nanay na baka talaga ang siyang nag-aararo sa buong bukid. Yung batang baka ay pasunod-sunod lang. Tulad nito, si Jesus ang siyang pumapasan. Si Jesus po ang talagang pumapasan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Bakit po? Sapagkat si Jesus ang nabibigatan. Sumusunod lamang tayo kay Jesus na siyang pumapasan ng pamato. Huwag ninyong isipin na pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sinabi ni Jesus, hindi ako naparito upang sirain ang kautosan. Bakit po? Sinabi ni Jesus, tinupad ko ang hinihingi ng kautosan na pag-ibig. Kung ano ang ginawa ko para sa iyo. Kaya sinabi niya, huwag ninyong isipin na pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sa Roma 3:31, kung gayon pinapawalang saysay ba natin ang kautosan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag namang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautosan. Bago ang kaligtasan, hindi natin kayang tuparin ang hinihingi ng kautosan na pag-ibig. Subalit ngayon, dahil kay Jesus na nasa atin, ang kanyang pag-ibig ay nasa akin. Kung isusuko ko ang aking sarili kay Jesus, matutupad natin ang hinihingi ng kautosan. Oo. Kaya sa Galatia chapter 5 verse 16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo sa Espiritu at huwag ninyong bigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng daman. Katulad nito, pinapatnubayan tayo ng Espiritu. Sa Roma 13 verse 8 hanggang 10, basahin po natin. Roma 13:8. Huwag kayong magkautang ng anuman sa kaninuman, kundi mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad sa kautusan. Basahin po natin sa verse 10. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Kung tayo ay umiibig, tinutupad natin ang hinihingi ng kautusan. Kaya ngayon, pinag-aralan po natin kung ano ang tunay na hinihingi ng kautusan
at kung bakit ang mga Hudyo sa panahon ng Lumang Tipan ay hindi ito natupad. At pagkatapos ay nais po nating ibahagi ang pag-ibig na dumating sa atin na siya nga tumutupad sa buong kautusan. Manalangin po tayo. Salamat po, Amang Diyos. Maging ang mga Israelita ay nabigo sa pagtupad sa hinihingi ng kautusan. Subalit ngayon, kami ay tunay na nagagalak na tuparin ang kautusan na ibigin ang isa't isa. Sapagkat inilagay ng Panginoong Jesus ang kanyang dakilang pag-ibig sa aming mga puso. Panginoon, gabayan niyo po kami at tulungan upang matupad namin ang bagong utos na mag-ibigan sa isa't isa hanggang sa kami ay makarating sa langit. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.